Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Wardo. Taong 1950, La Union. Itong si Wardo ay madalas na sinasaktan ng kanyang ama. Palibasa, ito kasi ang siyang sinisisi kung bakit nagkahiwalay ang ama't ina niya. Madalas kapag umuwi ito ng lampas alas 5 ng hapon, pinapaluhod siya sa asin o munggo. Kung hindi man, iginagapo siya ng kanyang ama sa haligi at walang awang pinapalo ng palapa ng nyug. Sa mga panahong ito, nasa 16 na taong gulang pa lamang siya, subalit batak na siya sa pagtatrabaho sa bukid. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, sumasama siya sa kanyang mga pinsan para magtanim o mag-ani ng palay. Sa tuwing nababalitaan naman ng kanyang tiyahin ang pananakit ng kanyang ama kay Wardo, madalas nilang pinagsasabihan ng binatilyo na lumayas na lang at sa kanila na tumuloy. Hindi pumapayag doon si Wardo. Sa kadahilan ng iniisip niya na balang araw, gagaan din ang loob ng kanyang ama sa kanya. Dahil dito, tiniis niya ang pagmamalupit ng kanyang ama sa kanya. Isang araw, nagulat na lamang siya dahil sa nasagap na balita na nagawang patayin ng kainuman nito ang kanyang ama. Sinaksak ito ng paulit-ulit nang magsimula silang magpalitan ng masakit na salita. Ninais niyang gumanti sa taong pumatay sa kanyang ama, ngunit alam niyang masyado pa siyang bata para gawin yun. Dahil dito, tahimik na lang siyang nagluksa sa pagkawala ng kanyang ama at kinimkim niya ang kanyang galit sa taong pumatay sa tatay niya. Nang mailibing na ang kanyang tatay, sa kadahilan ng walang mag-aalaga sa kanya, naging palipat-lipat ng bahay si Wardo. Pasalin-salin siya sa kanyang mga kaibigan hanggang sa maisipan na niyang tumungo sa kabilang probinsya nila. Wala man siyang kakilala roon, subalit kahit sa murang edad niya, ay naisipan niyang makipagsapalaran para mabuhay. Alam niya kasi sa kanyang sarili na wala siyang ibang maaasahan kung hindi tanging ang sarili lamang niya. Gamit ang mga natitirang pera mula sa naging abuloy ng mga tao sa kanyang ama, umalis nga siya at naghanap ng trabaho sa kabilang bayan nila. Sa kabutihang palad, ay naawa sa kanya at tinanggap siya nito sa pagawaan niya ng banga. Ito ay walang iba kung hindi si Peping. Itong si Peping ay itinuturing na tiyuhin ni Wardo. Dahil baguhan pa lamang si Wardo at hindi pa siya bihasa sa panagdamili o paggawa ng mga palayok, inatasan na muna siya ni Peping sa pag-aayos ng mga banga at palayok na tapos nang gawin. Wala namang reklamo noon si Wardo. Gawa ng mas madali pa ngayon kesa sa maghulma ng putik para gawing palayok. Sa halos 3 buwan, yon ang naging gawain ni Wardo. Siya ang nagsasalansa ng mga palayok at banga sa labas ng kanilang pagawaan. Kahit paano, nakabibenta naman sila. Ngunit isang araw, ganun na lang ang tuwa ni Wardo nang may isang mayamang negosyante ang pumakyaw ng kanilang mga banga. Tuwang-tuwa naman si Napiping dahil doon at nagboluntaryo pa silang dalawa ni Wardo na tutulong sa pagkakarga ng mga bangang nabili niyon. Naging maingat sila sa pagsasakay nun sa kariton na hinihila ng kalabaw. Habang ikinakarga nila ang mga banga sa kangga, may napansin na bahid ng dugo roon si Wardo. Hindi nga lang niya alam kung dugo yun ang kung anong hayop. Subalit, may kung anong kutob siya, lalo na nang makita niya na tinititigan sila ng negosyante.
Nang matapos na nila ang pagkakarga, ninais sana ng dalawa na bumalik na muna sa pagawaan ng banga. Ngunit biglang nagwika ang negosyante na dadagdagan niya ang presyo ng bawat bangang nabili niya kapag tutulong din si Nawardo sa pagdidiskarga nun mula sa kanyang kangga. Saglit na napaisip si Nawardo. Gawa nang napakadali ng idiskarga ng mga bangang yon kahit pa isa lang ang katulong ng negosyante. Pero nang magbigay na ng presyo ang taong yon, hindi na tinanggihan ni Nawardo ang alok nito. Kahit ayaw sana ni Wardo, wala na itong nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa kagustuhan ng kanyang among si Peping. Matapos ang ilang minutong diskusyon, sumakay na sa kanyang karwahe ang negosyante, si Wardo, at si Peping naman ay nakisakay na lang sa kangga ng katulong ng negosyanteng yon. Nang magsimula na silang bumiyahe, ilang beses na ikiniskis ni Wardo ang kanyang daliri sa bahid ng dugo sa kangga. Inaamoy-amoy niya yon, kaya napansin siya ng katulong ng negosyante. Hayaan mo na ang mga bakas ng dugo dyan. Maswerte ka nga, at hindi mo dugo yan, sabi nito. Napalunok ng kanyang laway si Wardo. Magsasalita na sana siya pero sinenyesan siya ni Peping na hayaan na lang yon. Bunsod nito, natahimik si Wardo at minabuting ituon na lang ang pansin sa dinadaanan nila. Habang bumabiyahe, nagtaka si Wardo dahil taliwas yon sa kanilang inaakala. Sa halip kasi natutungo sila sa bayan o sa syudad, pinahak nila ang daan patungo sa mas liblib na lugar. Dahil sa pagtataka niya, tinanong niya si Peping kung saan sila tutungo. Nagkibit-balikat naman ang lalaki, kaya minabuti na lang ni Wardo na ang katulong ng negosyante ang usisain niya. Tutungo tayo sa lugar kung saan naroroon ang isa sa pinakamalaking negosyo ni amo. Doon dadalhin ang mga bangang ito dahil ang mga ito ang magsisilbing imbaka ng mga paninda niya, tugo ng tauhan ng negosyante. Napatitig na lang si Wardo sa kinikilala niyang tsuhin at kahit na sinagot na siya ng katulong ng negosyante, may mga tanong pa rin sa kanyang isipan. Habang tinatahak nila ang daan doon, mas lalong nagtaka si Wardo dahil napansin niyang wala ng kabahayan doon. Puro kapunuan ang kanyang nakikita. Dulot ng napansin niya sa paligid, nakaramdam siya ng kaba. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at tila nais na niyang umuwi na lamang. Lumipas pa ang mga oras at may natanaw si Wardo na lumang bahay. Nag-iisa lamang yon sa lugar nila, kaya nagkaroon siya ng kutob na doon nga sila tutungo. Nakumpirma na lang niya na doon nga nila dadalhin ang banga nang sabihin yon ng negosyante. Nang makarating sila sa tapat ng lumang bahay, bumaba sila. Sinalubong naman sila ng negosyante at sinabing doon ang isa sa kanyang pinaka-inililihim na negosyo. Agad naman nagwika si Wardo na wala namang katao-tao roon at wala ring kabahayan, kaya paniguradong hindi magiging matagumpay ang negosyo roon. Napangisi lang sa kanya ang negosyante at pagkatapos nagwika rin. Oh, at walang kabahayan dito. Pero magugulat na lang kayo dahil sa pagdating ng gabi, nagdadagsaan ang mga tao rito. Nang nahalata ng negosyante na tatagal ang kanilang pag-uusap, pinagsabihan niya si Nawardo na ipasok na sa loob ng bahay na yon ang mga banga. Napatango naman agad si Wardo at Peping at napagpasyahan na bilisan ang kanilang trabaho upang makauwi na sila. Pagpasok na pagpasok pa lamang nila sa loob ng bahay, sinalubong agad sila ng nakakasulasok na amoy doon.
Nagtanong naman agad si Piping sa negosyante kung ano ang dahilan ng amoy na yan, kaya agad din itong nagwika. Huwag nyo na yung intindihin. Tsaka nasamyo ng bagoong ang inyong nalalanghap. Saad nito. Napatango na lang si Nawardo at ginawa na lang ang mga gawaing nakaatas sa kanila. Noong mailagay na nila sa loob ng lumang bahay ang mga banga, tinawag sila ng negosyante at nagwika ito. Kulang pa ang perang ipambabayad ko sa inyo. Maghintay na lang tayo hanggang dumilim. At kapag nakabenta kami, ibibigay namin agad ang bayad. Wala namang nagawa si Nawardo noon. At kahit na nagsisisi sila dahil sumama sila roon, minabuti nilang hintayin ang pagbabayad sa kanila ng negosyanteng yon. Pinili nilang tumambay na lang sa labas ng lumang bahay at maghintay ng pagdilim ng paligid. Nung mga panahong yon, nakaramdam si Wardo ng pagkaihi. Kaya nagpaalam siya sa kanyang mga kasama para magbawas ng tubig sa kanyang pantog. Naglakad siya ng palayo sa tatlo, subalit nang iihi na sana siya, na kuryoso siya sa kung anong meron sa likuran ng lumang bahay. Dumiretso siya sa likurang bahagi at doon umihi. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagbabawas ng tubig noon, nang may mapansin siyang bagay na nilalangaw sa hindi kalayuan. Mas nakuryoso siya, kaya nilapitan niya yon. Ganun na lang ang kanyang gulat, nang mawari niyang pugot na ulo palayo ng isang babae. Hindi ito kinaya ni Wardo, kaya nagsuka siya. Habang nasa ganoong sitwasyon siya pinuno, tila umiikot ang kanyang paningin. Sinubukan niyang ilihis ang kanyang titig sa ibabang bahagi, subalit may mga buto roon ng tao. May iilang nabubulok na parte ng katawan ng tao roon na parang sinadyang itapon. Nang mga panahong yon, mas lalong tumibay ang duda ni Wardo na may hindi magandang gawain ang negosyante. Ano naman kaya ang laman ng kanyang mga banga? Hindi ako naniniwalang bagoong ang laman nun. Kahit na diring-diri siya, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Walang ano-ano, nagulantang si Wardo nang may makita siyang katawan ng taong halos bulok na ang lahat ng parte. Wakwak ang tiyan nito, kaya mas naging kumbinsido si Wardo na hindi bagoong ang laman ng mga banga. Sa halip na bumalik sa tatlo niyang kasama, naghanap siya ng pwedeng madaanan sa likod bahay at nagulat siya nang makitang may pintuan doon. Sinubukan niyang itulak ang pinto at dahil may kalumaan na yon, biglaan itong nawasak. Natigilan sa kanyang ginagawa si Wardo. Nagmatsyag siya at nagpalinga-linga sa paligid dahil baka may ibang naroroon o baka narinig siya ng negosyante at ng katulong nito. Nang wala man lang siyang narinig na tumatawag sa kanya, napagpasyahan niyang pasukin ng lumang bahay. Pagpasok niya, muling tumambad sa kanya ang nakakasulasok na amoy. Nadagdagan pa ang kanyang hinala nang maalala niyang ang samyo roon ay kagaya ng mabahong amoy ng mga nabubulok na parte ng taong nakita niya. Hindi ako maaaring magkamali. Sila ang gumagawa nito. At malamang, mga laman loob ang laman ng mga banga rito. Saad niya sa kanyang sarili. May kadiliman ng paligid, kaya naging maingat siya sa kanyang paggalaw doon. Naghagilap siya ng bangang may laman at nang makakita na'y agad niyang binuksan ng takip nun. Hindi na napigilan ni Wardo ang kanyang sarili at tuluyan siyang napaduwal dahil sa napakabahong amoy doon. Dahil sa labis na pandidiri niya, muli niyang tinakpan ang banga. Subalit, dahil wala siya sa kanyang sarili nung mga sandaling yon,
hindi niya inaasahang may kalakasan ang pagbabalik niya ng takip doon. Dahil dito, nabasag ang banga at kumalat ang laman nun sa sahig. Lalong nandiri ang binatilyo roon dahil sa nangyari. Alam ni Wardo na may likido roon dahil nabasa ang kanyang inaapakan. Hahakbang sana siya para umatras doon, subalit may kung anong nasa paanan niya. Yuyuko na sana siya para alamin kung ano yan, pero biglaan siyang natigilan nang may makita siyang liwanag sa pintuang nasa harapan niya. Agad niyang narinig ang negosyante na nagtanong kung sino ang naroroon, kaya nag-alangan si Wardo na magsalita. Subalit, nang tawagin ni Piping ang kanyang pangalan, wala nang nagawa ang binatilyo kung hindi ang magwika. Hindi ko sinasadyang masira ang pinto rito. Hindi ko po... Hindi na ipagpatuloy ni Wardo ang kanyang nais sabihin nang sitahin siya ng negosyante. Agad din itong ipinag-utos sa kanyang katulong na dakpin si Peping. Wala namang nagawa ang amo ni Wardo noon kung hindi ang pilitin ng kanyang sarili na kumalma. Mabilis namang lumapit ang negosyante kay Wardo at nakita nito ang nagkalat sa sahig. Dahil sa liwanag ng lampara nito, nagawa ring makita ng binatilyo kung ano ang natapon sa lapag. Ang likidong nasa sahig ay dugo, at ang solidong bagay ay mga atay at puso. Naghalo na ang kanyang pandidiri at takot nang malaman na ang nasa paa pala niya ay malaking bituka. Ngayong nakita mo na ang laman ng banga, sasabihin ko sa inyong dalawa kung ano yan. Dugo at laman loob ng tao. At ito ang aming mga negosyo. At ang aming mga mamimili? Sa halip na ipagpatuloy ang kanyang sasabihin, napalingon siya. Halos sasabog ang puso ni Wardo nang makita niya ang iilang mga taong nakatayo sa tapat ng pintuan. May kadiliman na ang paligid kaya hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang mga nagbabagang mga mata nila. Mga aswang, at ngayong gabi, kapag may gagawin kayong hindi maganda, magiging isa kayo sa mga taong kinuhanan namin ng mga laman loob na siyang ipinaloob sa mga bangang naririto. Dagdag pa ng negosyante. Sa sobrang takot ni Wardo, naihi siya. Ninaisa na niyang tumakbo para makatakas, ngunit nagwika ulit ang naturang tao na ipapakita na lamang nila kina Wardo kung papaano sila nakikipagnegosasyon sa mga aswang na naroroon. Subalit, hindi nila pinayagan sina Piping at Wardo na makagalaw, kaya nagmistulang bihag ang dalawa. Inilapit naman ang tauhan ng negosyante si Piping sa dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyang pumasok ang mga taong may nagbabagang mga mata sa loob ng lumang bahay. Lumapit sila sa apat at nagsimulang maglaway habang sumisinghot kina Wardo. Huwag sila. Hali kayo at may inihanda ako para sa inyo. Saad ng negosyante at binitawan nito si Wardo. Napangisi lang sa kanila ang mga aswang at naglakad na rin kasabay ng may-ari ng lumang bahay. Napatitig lang sa kanila si Wardo at habang nakamasid ang binatilyo sa kanila, kita niyang panayang titig sa kanila ng mga aswang. Binuksan ng negosyante ang laman ng banga na siyang naging rason para mas umalingasaw ang mabahong samyo sa loob ng naturang bahay. Napaduwal si Wardo at nakagawa ng ingay, kaya naipako ng mga aswang ang kanilang paningin sa kanya. May isa sa kanilang lalapit sana sa binatilyo, ngunit sinita ng kanilang kasamahan. Nang mapansin naman ang negosyante yon, sinabihan niya si Wardo na lumabas na muna sa bahay na yon, nang sa gayoy ay walang magiging problema. Sumama na rin sa kanila ang katulong ng negosyante
para bantayan silang dalawa. Pagkalabas nila, agad na nagwika sa kanila ang katulong ng negosyante. Sinabi nitong hindi na sana sila nangialam dahil baka ikagalit yon ang kanyang amo. Agad namang humingi ng pasensya si Wardo dahil sa kanyang ginawa. Matapos ang maikling usaping yon, namagitan sa kanila ang katahimikan. Nakararamdam na ng kilabot si Wardo at niyaya na niya si Piping na umuwi. Ngunit ang sabi naman ng kanyang amo ay kailangan nilang maghintay sa bayad ng negosyante. Napalingon naman agad noon si Wardo sa kasama nilang lalaki at kita niyang napangisi ito. Lumipas ang ilang oras, lumabas ang mga aswang na yon, nakita ang ngiti sa kanilang mga muka. Lumapit naman kina Wardo ang negosyante at pagkatapos ay ibinigay niya sa kanila ang bayad. Labis pang nagtaka si Piping kung bakit sobra-sobra ang ibinigay nito. Nagwika naman ang negosyante na marami siyang nabenta ng gabing yon dahil maliban sa kumain ng mga aswang doon, magdadala pa sila ng mga pagkain sa kanilang pag-uwi. Agad namang natahimik si Piping at nagpasalamat na lamang ito sa negosyante. Habang nakamasid sa kanila si Wardo, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Masama ang kutob niya sa sobra-sobrang pera na ibinigay sa kanya ng negosyante. Pakiramdam niya may kung anong pinag-uusapan ng lalaking yon at ang mga parokyano niya na panayang titig kina Wardo at Piping. Noon din, sinabihan ng negosyante ang kanyang katulong na ihatid sina Wardo. Hindi naman ito nakatanggi at inihanda niya agad ang kanyang kangga at kalabaw. Nagpaalam na lamang sina Wardo sa negosyante at nagpasalamat dito. Noong nakasakay na sa kangga sina Wardo, naging panay ang kanyang pagtitig sa negosyante at maging sa mga kasama nitong nagbabaga ang mga mata. Kita niyang nagbabaga pa rin ang kanilang mga mata habang sinusundan din ng tingin sina Wardo. Nang medyo nakakalayo na sila, napansin ni Wardo na tila minamadali ng tauhan ng negosyante ang kanyang kalabaw. Dahil dito, nagtanong na si Wardo roon kahit hindi na siya sigurado kung sasagot ng maayos yun. Bakit para nagmamadali kayo't nababalisa? Tanong niya habang panay pa rin ang paglinga sa paligid. Hindi kaagad yung nagsalita. Subalit nang malayo-layo na sila sa kanilang pinanggalingan, agad itong nagwika. Alam ko na kung anong plano ng aking amo. Tsak na magagaya kayo sa iba pang dinala niya rito. Sobra-sobrang bigay niyang pera. Dahil bayad yun sa inyong mga laman loob. Parang ugong lang ang narinig ni Wardo. Samantalang nataranta naman si Piping dahil doon. Nakiusap ang binatilyo sa lalaki na kung maaari ay ulitin ito ang kanyang sinabi. At nang muling magwika ang lalaki patungkol sa plano ng kanyang amo, halos lumundag na sa kangga si Wardo dahil sa takot. Hindi ko na masikmura ang kanilang ginagawa. Huwag kayong mag-alala. Dadalhin ko kayo sa aking tiyuhin na isang albularyo. Siya na ang bahala sa inyo. Nagmamadaling wika ng lalaki. Nagpasalamat naman sina Wardo sa kanya at kahit papaano nagbago ang paningin ng binatilyo sa taong yon. Inakala niya kasi noon na napakasungit nun, subalit nawari niyang may puso rin pala ito. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagtahak sa madilim na daang yon, nang makarinig sila ng mga ingay sa hindi kalayuan. Parang may mga mabibilis na yabag ng paa na animoy humahabol sa kanila. Ilang beses na ring napalingon ang katulong ng negosyante at nang mapagtanto niyang may humahabol nga sa kanila, nagwika siya kina Wardo at Piping na kumapit ng mabuti.
buong lakas nitong hinagupit ang kanyang kalabaw. At matapos niyang gawin yan, tumakbo yon ng mabilis. Nasa ganoon silang sitwasyon, nang may marinig silang pagaspas ng pakpak, kaya napayuko na si Nuwardo. Nung mga oras na yon, nag-aalangan na si Wardo para sa kanyang buhay. Naalala niya kung papaano maging mabalasik ang itsura ng negosyante noong pumasok siya mula sa likuran. Biglaan silang lumiko at ayon sa lalaki malapit na roon ang bahay ng kanyang tsuhin. Dahil papalapit na ng papalapit ang mga humahabol sa kanila, napasigaw na ang lalaki at tinawag na ang kanyang tsuhin. Maging si Nuwardo ay napasigaw na rin para tawagin ang atensyon ng tiyo ng katulong ng negosyante. Alam naman nilang walang ibang taong maiistorbo doon dahil wala namang ibang kabahayan sa bahaging yun. Halos tumilapon silang tatlo sa kangga nang biglang tumigil ang kanilang sinasakyan sa tapat ng isang bakuran. Muli pa sanang sisigaw ang lalaking yon, subalit lumabas na sa bahay nito ang matanda. Nagmadali yung maglakad at binuksan ang tarangkahan ng kanyang bakuran. May hawak itong buntot ng page at kita niya sa kanyang muka ang pagiging seryoso. Halatang alam na niya na may nangangailangan ng kanyang tulong nung mga oras na yon. Nang makita naman niya ang tauhan ng negosyante, tinanong niya ito at sinabihan na mabuti na lang at nadalaw raw nito kaagad si Nuwardo sa kanyang bahay. Pinapasok naman sila kaagad ng lalaki at saktong pagpasok nila sa bakuran, nagwika ang albularyo na dumiretso na lamang sila sa loob ng kanyang bahay. Ayon kasi sa kanya, naramdaman niya ang enerhiya ng mga aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Saktong pagpasok naman ni Nuwardo sa bahay ng albularyo, may narinig silang mga mahihinang paghuni sa paligid, subalit kung gano'ng kahina ang naririnig nilang huni ng aswang, ganun naman kalakas ang mga yabag ng paa at ang pagaspas ng pakpak. Sumilip sa bintana si Wardo at nangilabot siya nang makita ang iilang mga nagbabagang mata sa labas. Alam na rin niyang nasa bandang ibabaw ng bubong na yon nagmumula ang pagaspas ng pakpak. Walang ano-ano, may kung anong ibinulong ang albularyo sa hawak niyang buntot ng page at nakatingala ito. Nagantabay na lang si Wardo sa susunod na mangyayari hanggang sa makita niyang naglatigo sa ere ang matanda. Nagtaka si Wardo dahil kahit na wala namang natatamaan yon, may narinig siyang pag-ungol sa ibabaw. Muling inulit pa ng albularyo ang kanyang ginawa at pagkaraan ng ilang sandali, may kung anong kumalabog ng malakas sa bubong. Napalingon si Wardo kinapiping at magtatanong sana, subalit sinabihan siya ng dalawa na huwag gumawa ng ingay. Sakto naman noong ibaling ulit ng binatilyo ang kanyang pansin sa labas, may bumagsak na isang nilalang mula sa bubong. Hindi pa nakontento ang albularyo at muli siyang naghagupit ng kanyang hawak na buntot ng page. Sa pagkakataong iyon, halos sa lahat na ng bahagi niya ito hinagupit at gulat na gulat si Nuwardo dahil doon. Sa kada lagatik kasi ng latigo ay may naririnig silang mga ungol ng aswang na animoy nasasaktan ng mga ito. Hindi tumigil ang albularyo hanggang sa wala ng mga aswang na sumusubok na pumasok sa bakuran. Subalit, makalipas pa ang ilang minuto, may muling pumagaspas sa ibabaw kaya umusal ulit ng dasalang matanda sabay hagupit sa ere. Sa ikatlong beses niyang paghagupit, may bumagsak ulit na aswang. Gumapang pa ang naunang aswang na bumagsak, subalit napansin agad yon ang albularyo. May kung ano siyang ibinulong doon na siyang naging rason para mapayuko sa kanyang pwesto ang aswang at hindi na nakagalaw.
matapos yung gawin ng albularyo. Nilapitan din niya ang ikalawang aswang at nakita ni Wardo na nakatayo na ito at tila naghahanda para lumaban. Dahil doon, inihanda na rin ng albularyo ang kanyang sarili. Saktong susugod na sana sa kanya ang mabalahibong nilalang nang hagupitin niya ito. Tinamaan ang aswang sa leeg at dahil sa orasyon at lakas ng pagkakalatigo sa kanya ng albularyo, nagawa nitong sugatan ang leeg ng aswang. Sumirit ang dugo roon, ngunit hindi pa rin ito nagpapatinag. Sinubukan niyang sumugod ulit, ngunit umusalang matanda ng kung anong dasal. At pagkatapos, buong lakas nitong nilatigo ang aswang. Muli itong natamaan ng dulo ng buntot ng pagisasugat, kaya lumaki yon. Nung mga oras na to, natigilan na ang aswang, kaya mabilis namang kinuha ng albularyo ang isang kawayang may matulis na dulo na nakasandal sa dingding ng bahay nito. Iilag pa sana ang aswang doon, ngunit bago pa man niya magawa ang kanyang binabalak, tumarak na sa kanyang dibdib ang matulis na dulo ng kawayan. Mas lalo pang idiniinyo ng albularyo hanggang sa napanganganalang lang ang aswang na yon at nabuwal sa lupa. Nasa ganoong sitwasyon ng albularyo, nang sa hindi nito inaasahan, nagawa na ng isang aswang ang makagalaw. Kitang-kita ni Wardo kung papaano naging malaking aso yon, kaya napasigaw siya para ipagbigay alam yon sa matanda. Noon din hinugot ng albularyo ang matulis na kawayan at sinibat ang dambuhalang aso. Dahil papasugod na rin sana ang aswang, sumalubong sa kanya ang matulis na dulo ng kawayan na siyang naging rason para matuhog ang kanyang ulo. Agad na natumba yon, kaya nilapitan siya ng albularyo. Nung mga oras na yon, lumabas na rin si Wardo at ang dalawa niyang kasama. Tiningnan nila ang aswang na natarakan ng kawayan sa puso at nakumpirma nilang isa yon sa mga sumama sa pagpunta sa lumang bahay ng negosyante. Dahil gumagalaw pa ang ikalawang aswang, nilapitan nila yon at nagulat si Wardo nang makitang nagpalit ng anyo yon sa pagiging hubot-hubad na tao. Gulat na gulat sila dahil napag-alaman nilang maging ang negosyante pala ay isa ring aswang. Napatitig lang yon sa kanyang tauhan na nagligtas kina Wardo at pagkatapos ay tuluyan ng nalagutan ng hininga. Marahil nagtataka ang negosyante kung bakit nagawa yon ang inaakala niyang tapat niyang tauhan. Nang masiguro nilang mga patay na ang aswang na yon, sinuyod nilang lahat ang paligid. Ganun na lang din ang gulat ni Wardo dahil kitang-kita niyang may mga dugo at laman ng aswang ang nakakalat doon. Subalit, wala silang nakitang walang buhay na katawan, kaya inisip nilang baka dinala ng ibang aswang ang kasamahan nilang namatay o malubhang nasugatan. Minabuti na lang nila na sunugin ang katawan ng mga aswang na nasa loob ng bakuran. Nanatili na muna roon ng ilang araw si Wardo para makasiguro sila sa kanilang kaligtasan. Laking pasasalamat nila sa katulong ng negosyante dahil nailigtas sila nito at dinala sa tsuhin niyang albularyo. Sinubukan nilang balikan ang lumang bahay ng negosyante pero wala nang mga banga roon. Ang tanging naroroon ay mga bakas ng dugo sa sahig at animo'y sinumot muna yon ng mga aswang bago sila tuluyang lumisan sa lugar. Bumalik naman si Wardo at Piping sa paggawa at pagbebenta ng mga banga sa kanilang bayan. At kahit papaano, wala na silang naging karanasan sa mga aswang. Kagaya ng naranasan nila, noong minsang may isang negosyanteng aswang ang bumili ng mga banga na kalaunan na pag-alaman nilang ginagamit pala nito ang mga banga bilang imbakan ng mga laman loob ng tao. Sa pagtagal ng panahon, sa dami ng samot-saring naging parokyano ng negosyo nila,
ay naging matunog sa kanilang lugar. Ang tindahan na may pangalang Bangaan ni Peping. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe yung adrenaline ko habang kinukwento ko to. Kasi yung hinahabol sila habang nakasakay sila ron sa kalesa ba yun? O kangga? Grabe, sobrang nakakatakot yun. Kasi andun na kayo eh. Diba? Alam nyo nang kakarnihin kayo ng mga aswang. Pero buti na lang talaga. Siguro binulungan ng Diyos tong tauhan ng negosyante na, anak, tama na yan. Masyado ka ng maraming nasaksihan na brutal na kaganapan. Panahon na siguro para magbago ka. Buti na lang din meron siyang tsuhing albularyo na saksakan ng galing. Kasi wipe out eh. Ubus yung mga aswang sa tsuhi nung alalay nung negosyante. Ganda ng kwento na tong galing. Parang may isang tao na nagbago ang buhay. Tapos instant natulungan niya itong si Peping tsaka to si Wardo. Alam niyo, masasabi ko sa kwento na to, 100% na swerte itong magkaibigan na to. Kasi kung hindi, pwedeng patay sila kaagad eh. Diba? Pero ako, overall, ang ganda ng kwento, okay na okay sa akin to. Pero kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.